Nandito kami ngayon sa Southwood. Karamihan dito mga nagja-jogging tsaka mga nagbabike. Gusto niya sa akin magpaturo na magmotor kasi hindi nga ngayon pinapayagan yung mga angkas. Hindi talaga siya marunong magmotor. Pero sisiguraduhin ko, pagkatapos dito session na to is marunong na siya magmotor. Okay, may mga katanungan lang ako sa kanya. Okay, unang tanong. Ikaw ba marunong magbike? Anong oo nga? Sabihin mo. Marunong ako sumemp lang sa mga. Yes, master. Yes, master. Yes lang, yes. Yes, master. Yes. So, yung pagmumotor po is parang pagbabike lang din yan. May similarity lang sila ni bike. Parehas naman two wheels. Parehas lang din ang way ng pagbalance. Ang pinagkaiba lang nila is yung throttle, which is sa bike, sa paa yung throttle niya. Sa motor is eto. Silinyador. Sa scooter, hindi mo kailangan ng cambio or ng clutch. More on throttle lang siya at brakes. Pre, bago tayo mag-umpisa, may mga requirements na kailangan. Eto, may helmet ako. Okay. Pero yung ano. Kailangan natin unahin yung safety ng rider na tuturuan natin. Okay, helmet. Yan. Meron na. Meron kasi kami dito na full face helmet. Pero ayaw niyang gamitin yon kasi nakakailang daw. So, pwede baka rin naman. Baka kasi ano lang. Baka mailang kasi siya doon sa full face kasi may harang pa dito, hindi pa clear yung sight niya. So, eto muna yung pinagamit ko. Nang una ko yung tuturo sa kanya is yung parts ng mga motor. Okay, unang-una, eto, itong susian. Paano ang lock muna? Oh, no! Lock? Off yung engine, makikita nyo naman. Nakatapat siya dito sa off. Then, eto yung ignition para mag-start. So, dito sa Mio, kailangan bago mo siya ma-start is naka-on siya. Okay. Yan, hintayin nyo muna mawala yung ilaw ng ganyan para ma-check niya yung engine. Then, kung mag-i-start ka ng motor, kailangan nakapreno kang ganito. Yan, or dito. Kasabay nitong start button. Unang-una, dito sa Mi I125, wala talaga to, pinalagay ko lang. Pero pagbukas lang yan ng park light, then headlight. Then, eto, yung horn. Yan, busina. Then, eto, signal light. Dapat umiilaw yon, indicator. Right, yan. Then eto yung high beam and low beam. Pero hindi ko muna sa kanya ituturo yung tumingin siya dito tsaka sa mga side mirror. Kasi as a beginner, mahahati pa yung attention niya. Pero nakaangkas naman ako sa, nakaback ride naman ako sa kanya. Ako muna yung titingin sa side mirror niya tsaka ako may sasakyan man sa likod. So ituturo ko muna sa kanya ngayon is yung pagbalance lang. Kasi yung pagpapamabilis ng motor is madali lang yun eh. Syempre, sasagad mo lang yung throttle mo. Pero ang kailangan mong unahin is yung balance and yung calculation. Yun ang unang-unang mong ituturo sa kanya. Ang kailangan mo dito is presence of mind. Marami ako nun. Okay, marami ka nun. Bakit ko nasabi na kailangan mo ng presence of mind? Kasi kailangan maintindihan mo yung paggamit nito. Nitong throttle. Tsaka nitong brake. Karamihan kasi ang nagagawa ng iba, pag natataranta sila, imbis na preno yung magawa nila, ang nagagawa nila is throttle. Kaya imbis na tumigil sila, lalo silang humaharurot or lalo silang umaandar. Kaya doon nagsisimula yung disgrasya. Kaya nasabi ko na kailangan mo ng presence of mind. Kung gagamit ka ng preno, sisiguraduhin mo dapat na hindi ka magegento. Magento ka man, kailangan nakapreno ka. Okay. Kung manggigigil sa ganito, kailangan natin unahin matuto ang gumamit ng brakes tsaka balance. So, isang feature ng mga bagong Mio ngayon, gaya nitong Mio I125 ko, pagka naka-stand siya, hindi siya mag-i-start. Okay, then, paano mag-start ng motor? Yung kanina. Umpisan, samahan mo ng brake. Atang. Yan, then, power. Eh, hindi pa yata naka-on na pala. Hindi. Okay, naka-on na. Pag naka-under na ng konti yung motor natin, tsaka mo itataas yung paa mo. Okay. Okay? Pero paano? Gaganto ko lang? Sa throttle, sa umpisa naman, kailangan dahan-dahan lang. Kailangan matutunan mo paandarin yung motor mo ng unti-unti. Kasi kadalasan nung iba nangyayari, nabibirit agad nila, umpisa pa lang, kaya sumisibat agad sila. Yung birit ba na ibig mong sabihin isang ganon? Yes. Din? Hindi ka dapat magaganon. Unti-unti mo lang para pakiramdaman mo muna yung motor kung aandar na. Okay. So, throttle ng unti. Throttle ng konti. Pag umandar ng konti yung motor, tsaka mo, iangat yung paa mo. Okay. Marunong naman kasi siya magbike. Konting balance lang yung kailangan niya. Ang kailangan lang niya matutunan is yung throttle.
Dahan-dahan na muna. Dahan-dahan lang, wala muna. Okay. Okay. Stop. Okay, ikot-ikot lang. Dahan-dahan lang. Oops. Okay, kailangan matutunan mo yung tamang pag-brake. Kakanan ako. Okay, kakanan ka. Dahan-dahan lang. Ah. So parang wait lang. So pagka hindi mo kayang lubigo, mas maganda yung magbe-brake ka na. Unti-unti lang kasi hindi agad-agad basta makakaliko eh. Ah, normal lang yan sa mga baguhan, yung mga hindi makaliko agad. Mas maganda, ipreno nyo muna, then unti-unti inyong iliko yung manibela. Preno. Sige, kanan. Kumanan. Ah, wait lang. Eto sa mga baguhan, no, parang nahihirapan siya kasing ikanan. Hindi siya makaliko sa kanan, hindi niya mailiko ng kanan yung manibela. So normal... Wait lang, nag-explain pa ako. So normal lang yun kasi ano, parang kumbaga sa saranggola may killing pa siya, di ba? Basta importante, huwag kayong manggigigil sa yun. Throttle. Yan. Yan, unti-unti lang. Oops. Saka importante, kung liliko kayo ng mga, kung magle-left turn kayo or right turn, mas maganda kung nakasuporta yung paa nyo. Pakita mo. Paano? Okay. Yung kuko mo madumi. Yung kuko. Okay. Mas maganda yung nakasuporta yung paa nyo pag liliko kayo. Okay. Liko ka sa kanan. Pagpapanan yung suporta ko. Itong kanan. Ah, yun. Ganun siya. Okay. Okay. Oops. Ah, tama, ikot lang ako ng ikot. Okay. Mamaya, puro kanan na lang kaya ko. Sige lang. Pagka nagtuturo ka sa mga beginner, mapapansin nyo dyan, kung ano yung unang liko niya, yun lang unay niyang gagawin. Which is, hindi dapat nga ayun ang masanay niya. Kasi ang ginagawa niya, puro right turn lang yung ginagawa niya. So ang gagawin naman natin ngayon is, palikuin left natin siya turn. Ng left turn naman. Kasi nasanay siya sa kanan eh. Ganon kadalasan yung mga nangyayari sa mga beginner. Hindi sila makaliko sa opposite side kung saan sila nasanay sa una. Okay. Kailangan natin lumiko ng kaliwa. Sige. Yan. So yan, nasanay siya kanina sa kanan. Kakaliwa naman siya ngayon. Oh, diba? Nahihirapan siya sa kasi nasanay siya ng una sa kanan. Preno. Importante pagka nagtuturo kayo, pag nakita nyo nagkamali yung tinuturuan nyo, yung tipong napabirit sa silinyador or mali na siya ng nililikuan, mas maganda kung sasabihin nyo na ipapreno nyo siya or full stop para mag-start uli siya sa umpisa. Kumbaga, hindi magtuloy-tuloy yung error niya. Gaya nito, pinahinto ko siya kasi parang dadiretso kami dito sa may ano eh, sa may harang. Tabi-tabi po. Left turn, left turn. May kotse. Eh, iwasan nyo guys, oh. Yung may kotse sa paligid, dapat maingat kayo kung magtuturo kayo kasi baka mamaya, birik niya yung silinyador, dyan tayo dumaretso. So, magbabayad pa tayo. Importante sa mga tinuturuan na magmotor, mga basics na bago nag-uumpisa magmotor, is nakikinig kayo sa instructor nyo. Nakikinig ako, baligo. Dapat nakikinig kayo sa instructor nyo. Kasi yan nga yung nagtuturo sa inyo. Yung iba kasing mga nagpapaturo, parang mas magaling pa sila sa mga nagtuturo eh. Tsaka hindi nakukuha sa mabilisan. Hindi porkit nakapag-drive ka na ng konti is marunong ka na totally.
Marami ka pang dapat matutunan sa pagmumotor, gaya ng pagtingin mo sa side mirror. Sa yan, napakahalaga niya para makaiwas ka sa aksidente. Awareness yan sa mga sasakyan mo sa likod or sa gilid mo. Okay, game. Dahan-dahan. Balancing talaga, wala pa ba. Okay, guys. Nasanay na naman siya sa kaliwa. Susubukan ulit natin yung right turn niya. Sige, kaliwa ka muna. Okay, susubukan natin yung right turn niya. Baka nakalimutan na niya. Mas maganda yung familiarization muna ng motor niya. Kung ano ba magiging epekto ng gagawin niya, no? Konti silinyador, sagad na silinyador, kung ano bang magiging epekto sa motor para mapipredict nyo rin kung ano yung galaw ng motor nyo. Okay, so mas maganda mag-practice dito lang muna sa open space na walang tao. Pero yun nga lang, may nagpark bigla dito. Pero mas maganda iiwasan nyo yung sasakyan. Yes. Kalimit ang problema din sa mga bago-bago na tututo mag-motor. Nasasanay na sila ng konti ng ganyan. Nakala nila marunong na sila mag-motor. Kaso nagmamagaling sila. Pero hindi dapat yun ang gagawin nyo. Dapat mabagal lang muna, lalo na sa pagliko, kasi minsan nawawala yung balance pagliko. Okay, siya muna mag-isa, tatry natin. Okay, tanggal ng stand. On. Ignition, ilagay mo sa on. Paano mag-open ng motor? Eto. Okay, mas maganda lagi kayo nakahawak sa preno. Paano yung kamay? Tinuro ko sa'yo. Yan, mas maganda yung ganyan, lagi ka nakaready sa preno. Pagka hindi kaya, preno ng full stop, ha? Game na. Okay. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Di ko alam kung bibili siya ng motor niya para pag nagra-ride kami or nagmamotor kami, tigisa kami ng motor kasi nga bawal yung angkas. Okay, pakana naman. Nasanay ka na... Nasanay ka kasi sa kaliwa, kanan naman, game. Preno, huwag mabilis, balance. Dahan-dahan lang. Yan, ayoko sana siya kasing turuan kasi pag natuto yan, kukunin niya sa akin yung motor na yan, siya naman yung gagamit. Pero tingin ko mukhang kailangan din naman niya matuto magmotor. Malay niyo, bili niya ako na NMAX, no? Tumigil ka, bawal mag one hand. Ba't ka nagwa one hand? Kaya naman. Anong kaya naman? Ano ka, professional? Gusto ko dun, oh. Hindi, mamaya tayo dun. Ipamiliarize mo muna yung motor na yan. Ikot-ikot, kaliwa-kanan, preno-preno. Yung balance, kailangan mo matutunan. Sa mga gusto matuto mag-ganyan, at saka sa mga nagtuturo sa mga baguhan, advice ko lang na dito lang kayo muna sa mga open area. Yan, ganyan. Katulad yan. Yan, ganyan. Open area lang na... walang sasakyan, tapos walang mga tao para iwas disgrasya. Then paikot-ikotin niyo lang diyan, hayaan niyo lang mapamiliarize niya yung motor niya. At saka bago niyo siya palabasin sa highway or sa maraming tao, mas maganda meron siyang student's license. So yun yung pinaka-importante para makapag-drive siya sa highway. So ayan, mukhang sanay na sanay. Oy, mabagal lang. Mabagal lang. Napagod ka na? Ha, ubusin mo yung full tank natin, ha? Kakaikot mo dyan, ubusin mo. Right turn and left turn yung arali mo, tsaka yung balance, tsaka yung pagbe-brake. Kailangan masanay ka. Okay, parang medyo sanay naman siya. Kala mong professional na yung kung paano mag-drive. Gagawin ko naman is ilalabas ko naman siya dito sa may comfort zone niya. So dun nyo rin matatesting, diba? Nasanay na kayo sa isang lugar. Siyempre, comfort zone nyo na yon. Next level naman yan is lumabas kayo sa comfort zone nyo. So, kung kanina, dito lang siya, paikot-ikot lang, right turn, left turn, nang walang sasakyan, nang walang mga tao. Next naman natin is, pagdadriving naman natin siya doon sa may, sa labas naman. Pero hindi pa naman to highway. Pero ano rin, careful ano lang tayo, gawa na may mga nagja-jogging. Safe mabagal lang naman to, mabagal lang, mabagal lang naman gagawin sa kanya, angkas ako sa kanya. Tuturuan ko rin naman siya na huwag mag-throttle ng mabilis or tsaka tamang preno kasi may mga nagja-jogging tsaka may mga nagbabike dyan. Okay, let's go. Let's girl. Dahan-dahan lang muna. Pakanan, kotse, wala.
Pagliligo kayo, kanan man o kaliwa, mag-menor muna kayo. Aba. Anong menor? Menor, hindi ka magaganon. Oo. Yan, bibitawan nyo yan, yung accelerator. Yun yung menor. Habang nananakbo kayo, bibitawan nyo siya. Kumbaga, decreasing ng speed, pero hindi ka nagbe-brake. Okay, diretso. Diretso, then dito tayo sa may rotonda. So, maganda niyan, tuturuan nyo siya na ng titingin muna sa kanan bago lumiko. Okay, tingin ka sa kanan. Tingin ako. Handaan lang sa pagliko. Ayan, kung makikita nyo naman, wala naman masyadong sasakyan kasi. Dahan lang, limit mo lang sa 30. Nang babato. Medyo napapabilis siya ng konti. Sabi ko, ilimit lang sa 20. Sabi mo 30. Hindi porkit. Nasanay ka na sa kanina. Magmamabilis ka na. Limit lang natin sa 20. Yan, ganyan lang ha. Okay. May hangin kasi kanina pag 20. Pagod na ako sa long ride pa, pwede naman siyang pakinabangan. Para naman meron akong kapalitan kahit saglit na oras na pahinga lang, lalo na pagka yung mga liblib na lugar na pwede naman siyang magmotor. Para naman pwede akong magpahinga. Ganito oh. Okay na muna yun sa ngayon. Nagpaikot-ikot na rin siya dito. Pinasubukan ko na rin sa kanya yung isang straight na ganun. Kung makikita nyo naman, isang straight lang yun, tapos doon sa rotonda, iikot lang. Tapos dito ulit sa kabila, iikot lang din. Pero straight lang yung pinagawa ko sa kanya. Ano man sa'yo, ma? Marunong ka na? Marunong na ako. Hindi ka pa marunong, hindi na kukuha ang pagmamotor ng unang araw. Lalo na, wala ka pang dalawang oras, isang oras, wala pa isang oras nagmamotor. Pero hindi kita pagdadrive in sa highway kasi... wala akong lisensya. Okay, kailangan mo muna kumuha ng student license. Yan muna sa ngayon. Mukhang marunong-runong na rin naman siya ng konti. Pag totally marunong na siya, baka ibili na niya ako ng NMAX. Tanga ko, kunin ko na tayo to. Ay, hindi pala niya ako ibibili. Kukunin niya pala tong motor. Radar ka na lang. Yun nga lang, hindi ko na siya tuturuan pag gaganong kinuha niya sa akin tong motor. Uy, may mga bisita pala tayo. Isang pusa. Isang bibe. Yan, kung makikita nyo, napaka-open pa dito sa public tong Southwoods Binyan. Doon lang yan, sa may Splash Island. Nandun lang yung Splash Island. So, hanggang dito lang muna. Ito yung tutorial namin. Punta na kaming highway. Bye-bye!